Magandang araw mga idol. Oh, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Anong oras mo pinapanood ang video ito? So, for today's video, mga idol, pupunta tayo ngayon sa isang dating naging katrabaho natin, naging kaibigan natin. So, 'yun. Dadalawin natin siya and alamin natin kung ano nga ba talaga ang sinasabi nila doon sa video na napanood ko na yung isang bitsong baboy daw. Mga idol, ayun, may mga dumadang sa akin. So, dito ako ngayon sa kalsada. So, saan tayo? Aalamin natin ngayon yung sinasabi sa YouTube vlog ng magkapatid na sikat na YouTube vlogger na sinasabi nila, buhay pa pero timplado na. Nalitsong baboy. So, mga idol, tara. Alamin na natin. So, stay tuned. Guys, mga idol, tara na. Ito, nasa kalsada ako, magdadrive ako ng motor. And tara. Oh, yan mga idol, yan yung aking view. Titingnan natin kung kakayanin ko nga ba talaga mag-vlog habang nakamotor. So, let's get it on. Yun idol, mga idol, dito na tayo. Oh yan, so dito tayo ngayon, mga idol, sa farm. So, montage natin. So, yun nga mga idol, ano, papasok na tayo dito sa ano, Alexander Natural Farm. So, ito yung papasok. Pagpasok nyo guys, makikita nyo agad. Ang ganda, napakaaliwalas dito. So, bubungad sa inyo yung napakagandang ambience ng lugar. Yan. So, ito. Yan, mga idol. Oh, yung mga idol, nandito na tayo sa loob ng farm ni Sir Alex. So, picture natin ngayon yung kanilang baboy na lilitsuning baboy na buhay pa pero timplado na. So, stay tuned mga idol. So, ito mga idol, dito tayo sa loob. So, ganda dito mga idol. Mamaya bibisual natin yun. So, sa mga hindi nakakaalam mga idol, ang practice pala nila dito is organic farming. One eternity later. So ito, mga idol. Oh, yan, yan sila. Lilitsunin mga ilang buwan na ito, sir? Isang buwan? Medyo marami. So, sir, available ba ito? Available. So mga idol, kung sinong gusto pala mag-order ng mga lilitsunin nila, link ko yung description sa baba. So ito yun. Kayo na lang makipag-usap sa mismong ano sa may-ari ng Alexander Natural Farm. Masasarap yan mga idol. Ang lasa mo ng baboy ay kumbaga kakaiba na mula doon sa unique taste nga lang din, native na siya. Awesome. O, tapos ginanon mo pa yung pagpapalaki sa kanya, yung pagpapakain sa kanya. So, kaya lalong sumasarap. Kaya yung concept ng buhay patimplado na, kasi nga, part ng diet nila, yung mga dapat sangkap na ibinibigay mo sa kanila. So, basically, halimbawa oregano, awesome. Tea, medicinal na. So, yung baboy mo, nagsaserves as
parang medicine mo na rin. So, di ba yung concept ng let thy food be thy medicine. So, yung kinakain mo sa halip na lason, ay yun yung makakatulong sa iyo. Ah, yan, mga idol. Dahon ng dito, tanglad, tapos malunggay, halo-halo, luyang dilaw, mga idol, oh. Yan. Yun, yun, yun. Lahat ng mga dahon na available sa iyong paligid ay minimix natin. So, halimbawa, tulad nito, niya, lagay natin sa pagkain nila. Oh, okay. Sa halip na, di ba, usually vegetables. Oo, sir. So, pag wala kang abundant na vegetables, so, ang ginagamit natin, kung ano yung available dun sa farm. So, Madre de Agua, yung plants natin, as part ng protein diet nila. Saging, as part ng kanilang vitamins. Potassium, ganoon. Tapos ay fiber, edi yung mga tala-talahib lang, yung na ano dyan. Tapos yung growth promotants natin, kamuting bagil, alugano, may ganun sila, ayan. Ito, yeah. Magpapakain sila, halo na to mga idol. So, ito. So, halo na to, may mga ano na rin, mga mais. So, pang ano to sir, no? Soya. Molasses. Halo-halo na. Ito yung panghahalo nila. Dun sa ano. Yan. Mabango. Yung amoy niya, ano? Amoy molasses. Mabango siya. Si yung ano yung aroma ano kuya yan oh, halo-halo oh, kimchi sa mga kimchi herbs and spices. So organic na organic mga idol oh yan oh idol ano sila ano lagayan ng ano bababa bababa doon sa mga ayun yung mga alaga nila susundan natin namaya diba ang usually ang concept masarap ang lechon dahil masarap ang paghalo to oo yung pag-prepare ngayon niya. Dito hindi sasarap ang lechon mo kasi mula pa lang sa iyong pag-aalaga mula sa umpisa ano na siya. Masarap na talaga siya, native na, di may added flavor ka na. Tapos yung pag-aalaga mo ng halos lahat dapat ng utitimpla mo ay pinakakain mo na at saka pinainom mo sa kanila. So yung lasa ng iyong, halimbawa, lasa ng tanglad, hindi mo na isisiksik sa loob niya, kundi nasa laman nasa na niya. Nasa loob-loob na niya. Nasa laman na niya kasi iniinom na kinakain niya. Uh-huh. Yung lasa ng spices, iniinom niya kinakain niya. Yung although pinakakain natin siya ng darak o ng minix nating feed, hindi natin inaalis yung kanyang natural food na yung porridges, yung mga dahon-dahon, etc. So, pinakakain pa rin nila. So, yung kanyang naturalesa, pati yung mga herbs ng like herbal herbs, like basil, yung mga oregano, ang tanglad, may sarili din yung herbal medicine, okay. Etc. So, yun yung nagpapasarap talaga dun sa baboy mo. So, pag niletson mo, kahit wala nang ano, bitchin. Walang bitchin, walang ano. Walang magic sarap. Ilagyan mo lang ng the usual na nilalagay mo ang bawang, sibuyas, paminta, bell pepper, yung the usual lang, tanglad, o di ilalagay mo, enhancement na lang yun ng kanyang lasa, as in, enhancement na lang, kasi nasa sa kanya na talaga yung flavor. So, yun yung masarap na lechon. Yan mga idol, napakaganda dito sa farm nila Sir Alex, dito sa Alexander Natural Farm. So, pwede rin daw mag-conduct ng
ng youth camp dito. Then meron din yung one day tour para sa mga gustong makatikim ng lechon nila. Then papaliwanag nila kung paano yung process nila ng paglilechon, saka yung process nila ng pagpapakain ng mga alaga nila. So napakaganda dito guys, mga idol. Oh, presko, tahimik, sino gusto mag-unwind dyan. So ito, napakalapit lang dito lang sa Bamban. So mga idol, hanggang dito na lang yung video ko at sana marami kayong natutunan. So ulitin ko, sino yung gustong mag-book na mag-camp dito, mag-visit dito sa Alexander Natural Farm, link lang yung description dito, makikita ninyo yung Facebook page nila. So, message lang kayo. So yung mga idol, maraming salamat and God bless.